Welcome po uli sa aking channel. Tayo meron na namang panibagong project. Bali, gagawa po tayo ng ng electronic plaser. Marami naman nabibili ang electronic plaser, pero nakapagbukas na rin ako ng marami. Kaya hindi ko gusto yung ginamit ng mga pyesa. So, actually matagal na akong gumagawa ng plaser, electronic plaser. Simula nung naglabasan yung mga yan, mga nabibili sa mga online site, hindi na ako nagpatuloy pang mas produce. Pero ngayon, kasi dahil magpapasko, mamimigay po ako ng 5 piraso nito. So, gagawa tayo at ilalagay natin sa acrylic case. No? Acrylic case, maliit lang, lutuusin. Kung nakikita nyo po yan, okay, na-design ko na eh. So, na-design ko na yung PCB. So, ipiprint na lang natin yan, transfer natin sa PCB na blanco using laser toner. Hindi tayo sa old school. Hindi tayo gumagamit ng mga photoresist o photo etch. So, pag na-print yan, lalabas niyan, ay ganito lang kalaki yan. Kung tutuusin. Anong sinlaki ng piso. Pwede na, sinlaki ng piso. So, titingnan natin. Ito yung na-print. Ta-transfer ko pa lang yan. Ayan yung bitching ko. Ayan yung na-print. So, lalabas ganyang kalaki yung plaser natin. So, paano ko ba ginawa to? Okay, paano ko ba ginawa to? So, ito yung kasi printer na to. Ready for printing. No? So, saran natin. So, dadating tayo doon sa talagang software niya para gumawa. So, andito na yung mga, ayan. Ayan yung mga pyesa, nandyan na. Lahat-lahat. Capacitor, resistor, trimmer. Kasi, kaya may trimmer, adjustable kasi to. So, para ma-adjust yung plus rate. So, ang gamit ko, mga kaibigan, ay ito. Yan. Deep trace. Downloadable yan. Pero, kailangan alam nyo yung mga pattern ng mga pyesa. So, hindi lang basta-basta ililayout mo lang. Tapos, kailangan marunong ka mamasa ng schematic. So, pagka-print yan, itatransfer ko yan sa photo paper. Gamit ang laser printer. Brother! Yo, brother! Matagal na yung brother ko is HL110 pa nga yan. Lumang-luma na yan. Pero effective pa rin siya paggawa ng PCB. Piprint na natin at itatransfer natin sa PCB. Yung process niyan, marami sa internet. So, hanap na lang kayo sa YouTube. Pero dito, ta-transfer ko na sa PCB to para malagyan natin ng mga pyesa ko. Kung tawagin ay ipopopulate natin yung PCB. So, populate natin ng PCB, itetest na natin. On the photo paper. Okay. This is what I get. Okay, there's a pipe. Never mind the line. I'll just remove it after that. PCB transfer. So, I will transfer it to PCB now and flat iron it so that the transfer stick to the blank PCB. So, na-transfer na natin sa blank PCB yung ating toner. Bago i-transfer yan, so meron tayo ditong isa pang hindi na-transfer. Dalawa pa nga yan. So, ito, kung nakikita nyo, so, dahil itatransfer mo siya sa PCB, baliktad to. Tama. Ayan, nakikita nyo, baliktad siya. Baliktad. So, pagka tinransfer mo yan, dahil itatransfer mo yung kailangan dumikit siya dyan sa PCB, ganun ang magiging posisyon niya. At saka mo siya paplantsahin. Okay? Tutunawin na po natin to. Itong 3 piraso na to, pare-parehas po yan. Para
mawala itong mga ito, itong mga wala ito. Perchlorate po ang gagamitin natin, medyo toxic, kaya halo kay ubi tayo. Maghahalo tayo ng perchlorate. Tutunan po tayo. Yan yung nakikita yan. So, halo-haloin lang natin ang ganyan yan. Hanggang sa matira yung edge na lang. So, medyo matagal na process to. Okay, matagal na process to. Pero kung napainitan ko sana yung perchloride natin, mas matutunaw natin ng mas mabilis yung dapat tunawin doon sa PCB or doon sa blank PCB. So, basta matitira na lang dyan yung pinaka may toner. So, kasi pag, dahil may toner yun, hindi niya kakainin yun. May iiwan yun. Pantayin natin na matapos tong ano, yung pagtunaw ng PCB natin, tsaka natin linisin yan. Papatuloy, okay, sa pagpapatuloy ng ating pagtutunaw ng PCB, kung nakikita nyo, clear na siya halos. Pero meron pa doon, ayan. Oh, tuloy lang, ganito lang yung nagawa ko. Mababat yung muna, tapos, tsaka ko siya aalugin ng ganito para mas effective yung perchloride. So, pagkatapos nito, tatransfer ko yung perchloride sa lalagyan sa mga use ko. Tapos, hugasan ko siya na may sabon. Mamaya, pantanggal ko ng toner ay gasolina lang. Gasolina. Kahit unleaded, premium, basta gasolina. Kung meron kayong carb cleaner, mas maganda, mas mabilis. Sa pagpapatuloy ng ating paggawa ng PCB, nahugasan na natin, so ito na siya ngayon. Dahil fiberglass yung gamit ko, hindi ako gumagamit ng ordinary PCB ngayon pag SMD kasi kailangan matigas ang board. So ayan na siya, huhugasan ko na lang siya ng gasolina para matanggal yan at lumabas yung original copper plug niya. Okay, kuha tayo ng basahan na may gasolina. Tignan natin ito, gasolina to, yan. Yung basahan na yan, gasolina yan. So, pag ginanon natin yan, yan, ganun lang, matatanggal niya yung toner. So, kung nakikita nyo, wala na yung toner, di ba? O, lumabas na yung copper plat. Gasolina lang ang gamit ko. So, yan lang. So, diba? Pagtabihin natin, ito na siya ngayon. Ready na siya for pop. 4 parts placement. O, ganun din ang gagawin natin sa mga yan para maging ganito. Basahan lang. Basahan na may gasolina. Mataas. So, nalinis na natin yan. Kung titingnan nyo, dahil toner ang gamit ko, halos pare-pareha sila. O, photo transfer lang using toner ang ginamit ko dyan. Nilusaw ng perchloride. So, ready for parts placement na siya. Pero bago ko lagyan ng parts to, pero pwede ko ring isprayan muna ng aking insulating varnish na pa-spray. Dahil open yung copper clad, pagka ito ay nahanginan or nag-moisture na yan, mangingitim yan. Normally, ginagamitan siya ng UV, parang UV coating. Eh, minsan nang gumamit ako noon eh, hirap na hirap akong mapatuyo siya. So, pumangit yung PCB. So, insulating varnish na lang ang gagamitin ko sa kanya. Normally, pagka ako yung nagpopopulate ng pyesa, so, katulad nito, isa ko pang project, no? Ayan, populated na siya, diba? So, ganyan, ayan, meron siyang coating yan. May coating na yan ng insulating varnish. Ayan, oh, nalusaw na nga eh. So, eto, may gamit sa akin to. Digital gear indicator ko kasi to. So, ginagamit ko yan pagka gumagawa ako ng digital gear indicator. So, ito yung aking pyesa. So, ganyan siya kalaki. Okay. So, kung nakikita nyo, populated na yung mga pyesa. So, may pyesa na siya.
At dahil 2-pin yan, katulad lang din yan ng mga electronic flasher na nabibili na may tunog, yung may toot, 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 toot. Matutuwa ka ba pag may tunog? Hindi. Eh, kaya ito po ay ginawa natin. Matagal na tayong gumagawa nito. Actually, nagbebenta nga tayo nito eh. Ngayon, nababago po yung flash rate niyan. So, parang strobe, signal light, tapos yung pinakamababa. So, every time na tina-turn ko to, nagbabago po yung flash rate. So, ayan po yung universal electronic flasher natin, mga kabayan. So, kung kayo interesado, message lang po kayo. Yes, pang motor po to, pang motor po. Pamalit lang yan doon sa electronic flasher na relay kapag ka nakabumbilya. So, stock kasi pag bumili ka ng mga motor, stock niya is yung relay na kulay black. Na mayroong parang tik-tak, tik-tak, tik-tak. Relay po yun eh. Inductive load po yun. Kailangan nakabumbilya ka para gumana yun. Pero pag nagpalit ka ng LED, hindi po gagana yun. So, tetest po natin ito na naka-LED. Antabay lang po. Okay po, so tinanggal na natin yung bulb, ipapalit natin yung LED. So ang LED kasi lagi may orientation, may positive, may negative. So pwede nating malaman niya, wala namang problema kahit magkabaliktad dyan, din may ilaw kapag baliktad. So kapag nag-LED ka, so nagpalit ka ng signal light to LED, no? Hanapin lang natin yung orientation nito kasi may positive negative kasi ang LED. So pag hindi umilaw ng isa, hirap kasi pag isang kamay lang. Anyway, yan ang purpose natin eh. Para pamalit sa mga bulb, magle-LED ka, hindi yung magpa-flash dun sa original na flasher nyo eh. So, hanapin natin ha. Saka ko muna. Saglit lang po. Ayun. So, ayan na po. Nagpa-flash na siya. So, nakikita nyo, siyempre, dahil nag-iisang LED lang yan, wala pa siyang masyadong load doon sa electronic flasher. Kung tatandaan nyo po, apat yung signal light natin. Ano? Apat po. So, kung nakikita nyo, parang may naiiwan. So, ganyan po talaga ang LED. So, kapag ka, ano, pwede mo bilisan yung flash rate. Pagka, ano, nag-signal ka, siyempre. So, yan po ang purpose ng electronic flasher. So, ganito lang po siya kaliit. Mas malaki pa po yung piso. Actually, paliliitin ko pa yan eh. So, ayan. Kasi mayroon siyang excess na board. So, magkakaroon siya ng kaha na maliit. Para hindi masyadong sagabal sa pag-i-install. Hindi yan katulad ng mga nabibili na adjustable din pero may kaha siya, pero nakapagbukas na ako ng ganun. Medyo hindi ko type eh. So, kaya gumawa tayo. Actually, matagal na talaga tayong gumagawa niyan. Ngayon ko lang uli naisipan na paliitin siya ng board. Kasi dati puro pin to pin lang ng ano eh. Tapos lalagyan ko lang siya ng glue para hindi siya para may anti-vibration. Pero ito ngayon lalagyan natin ng case to. So, salamat po sa inyong panonood. Ito na po yung ating electronic flasher. May kaha po yan. Salamat po. Magandang